Nihihiya ako sa inyo. Hi everyone! Ako po si Curly Girl. At simula po ngayon ay gagawa tayo ng mga kwento. Kwento na gusto kong i-share sa inyo about me and my crush. Nakakatuwa naman. Sana palagi ko kayong makikita at ma-share ko sa inyo kung ano ang gusto kong sabihin about me and my crush. Ah, crushes pala. Kasi madami po sila. As in, sobrang dami kong crush. Minsan na, nag-uumapaw na. Hindi ko na alam kasi na ba talaga gusto ko sa kanila. Nalilito na din po ako. Sana tulungan niyo po ako sa aking mga gusto kong malaman at maintindihan. GCQ na sa Metro Manila. Pero wala pa rin kaming pasok sa school. Naminis ko na yung si teacher. Pag tinatawag niya yung pangalan ko sa classroom. Tapos, ano pa ba? Ay, yung mga classmate ko, naminis ko din sila. Pero hindi ako nagpapakopya sa mga classmates ko sa school. Kasi sabi ng mami ko, bad daw yun. Kapag daw tinuturuan mo sila ng mangopya, para mo na daw din sinasabi na, sana hindi mo na lang sila pakopyahin. Kasi pag, ayun nga daw, sabi ng mami ko, pagka tinuturuan mo daw mangopya yung mga classmate mo, parang sinasabi mo na rin daw na huwag na silang mangarap at magsikap sa buhay. Pero ako, hindi ako nagpapakopya sa mga classmates ko. Kasi sabi nga ni mami, diba? Narinig niyo ba yung sinabi niya kanina? Hi po! Hindi pa po pala ako nagpapakilala sa inyo. Pasensya na, kanina pa po ako nang daldalan. Ako nga po pala, si Curly Girl. Ako po yung baby nila, Mommy Dayan at Daddy JC. Pero, 4 years old pa lang po ako at nakikialam po ako dito sa cellphone ng mami ko. Kasi tulog na po siya, huwag po kayong maingay ha. Secret lang natin to. Bawal po kasi ako mag-cellphone muna, sabi ng mami at daddy ko. Masyado pa daw po akong bata. Kaya ayun, minsan kinakuha ko yung cellphone ng mami ko. Pero okay naman na po yata to kasi yung pagka pumupunta po ako sa kusuyikwa. Pag nagpupunta po kasi ako sa kusina, tapos dumudukot ng mga ulam sa kaldero, nahuhulog po yung mga kaldero, so TikTok na lang! Hi everyone! Andito na naman po ako, I'm back! Kanina ko pa po kayo ulit gusto makita kasi gusto ko pala i-share sa inyo. Meron po palang YouTube channel yung mami ko, si Mami Dayan. Ang pangalan po niya sa YouTube ay Lady Dayan Reto. Sana po i-follow niyo siya ha. Kailangan ko na po kasi ng pambili ng gatas eh. Ubus na po yung budget ni Mami pambili ng gatas ko para papanetize na din yung YouTube channel niya. Hayaan niyo na po yun. Medyo mataba-taba po yung Mami ko. Parang ako po, nagmana po kasi ako sa kanya. Machabi-chabi din po yung Daddy JC ko. Alam niyo po ba yan? Opo, family chubby po kami. Sana po supportahan niyo din po yung YouTube channel ng mami ko. Mahilig po yun magluto eh. Kaya po kami ni Daddy JC, mahilig din kumain. Ito na nga po yun. Yung kaninang hindi ko maikwento pa sa inyo kasi tabi ko gusto sabihin eh. Isa-isa lang pala dapat, no? Ito na po yun. First day of school namin noon. Sa may school namin, papasok po ako noon. Tapos uupo na ako sa upuan ko. Tapos, maya-maya, may isa kong classmate na lumapit at ready yung upuan ko. Sabi ko, wow, thank you, Eddie. Eddie kasi nakasulat sa name tag niya. Tapos sabi ko, bakit Eddie ang pangalan mo? Sabi niya, alam niyo ba? Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Sabi niya, Eddie, actually, hindi talaga Eddie yung pangalan ko. Pero nung nakita kita, nilagay ko sa name tag. Eddie na lang. Sabi ko, bakit Eddie na lang ang nilagay mo? Hindi pala name mo yun. Sabi niya, gusto ko kasi Eddie ako lang ang laman ng isip mo. Yun nga. Kaso guys, may problema pala. Kasi yung crush ko na si Eddie, hindi lang pala ako ang crush. Madami pala siyang crush. Kaya kailangan ko nang mag-move on. Alam niyo ba
ko nalaman na hindi lang ako yung crush niya. Kasi kinabukasan, nung first day of school namin, edi second day na yun, kasi kinabukasan niya, diba? Sabi niya, iba na naman yung name tag niya. Ang name tag niya na naging mine. Kasi may bago kaming classmates, si Pia. Alam niyo ba, crush niya rin yata si Pia. Kasi inayos na din yung upuan ni Pia nung second day of school namin. Tapos sabi niya, "Hi Pia! Ako nga pala si Mine." Sabi ni Pia, "Bakit Mine pangalan mo?" Sabi pa naman niya, "Parang iyo-iyo lang ako." Kakainis naman. Ayun na nga guys. Si Eddie, naalala niya yung crush ko from first day of school? Na nung day 2, ang pangalan niya na ay naging Mine. Tapos, kinonfront ko siya nung third day. Sabi ko sa kanya, Eddie, akala ko ba ako lang crush mo? At crush mo din si Pia? Ano yung dalawa kaming crush mo? Hindi naman pwede yun. Sabi niya, oo, crush kita. Pero crush ko din si Pia. Sabi ko, bakit dalawa? Dapat isa lang crush mo, diba? Sabi kasi ng nanay ko, dapat isa lang dapat ang gusto mo ng isang tao. Alam ko ganun dapat, ba't ikaw dalawa? Tapos nung tinignan ko yung name tag niya ng third day, iba na naman pangalan niya. Oo, ang name niya ng third day, Iyo. Tinanong ko siya, ba't Iyo? Sabi niya, kasi crush ko na din si Mateo. Sobrang dami ko na talagang namimiss sa school. Pati yung mga classmate ko, namimiss ko na din eh. Yung mga nanghihingi ng pad paper. Pag sinabi ni teacher na, "Okay class, get your one whole sheet of pad paper." Nakakamiss din pala sila, no? Tapos sasabihin nila, alam nyo ba, ganito, "Ay, classmate, girly girl, penny naman papel. Kasi naiwan ko yung pad paper ko sa bahay namin." Tapos ako, "Okay, sige, mabait naman ako, kaya bibigyan ko silang pad paper. Pero bakit kaya ganun, no?" Tapos na yung school year namin, tapos nagkaroon na ng ECQ, naiiwan pa rin nila yung pad paper nila. Bakit kaya ganun? Hi guys, 12 AM na pala, kaya pala hindi napantay iPads ko. Tingnan niyo yung isa dito, mas malaki. Anyway, gusto ko nga palang sabihin maraming salamat para sa pagsuporta sa aking first day of TikToking dito sa TikTok ng cellphone ni Mami. Kailangan ko na pala matulog kasi baka matuktokan ako ng Mami ko. Medyo makulit kasi yung Mami ko eh. Minsan masungit, minsan mabait. Hindi mo maintindihan kung ano yung timpla niya. Kaya dapat dahil 12 AM na at secret lang ang pagtitiktok ko, tigilan ko na muna. Tapos i-delete ko muna yung TikTok app sa cellphone niya. Tapos bukas ulit pagtulog niya, i-install ko na lang ulit.